What's up, YouTube? So, grabe. Grabe yung gamit natin. Tidy up lang natin ito pagka may time. Sa ngayon, ano muna tayo? Mag-busy-busyhan muna tayo. So, BMW lang ito. X1. Kakabitan lang ito ng ano. Brake disc at saka pads. Okay. So ang gagawin, papalitan lang ito ng ano, brake disc. As you can see, wala na talaga. Parang lata na lang ito. Tapos yung brake pads, babalik lang natin. Yung kanyang brake pad sensor, hindi lang natin lang galawin yan. And then, siguro is squash out na lang natin ito. And then, directly move from here, from the brake carrier itself. Okay, so hindi na tayo gagamit ng ano dito, brake rewinder. Push lang natin yan, and then yung kanyang piston ibabalik dun sa kanyang pinaka home base, no? So nakapush to na. Okay, so look at the piston, that's it. Once you done that, we move from the back carrier itself. Ingatan nyo ito. Hindi na babagsak yun. Okay.
So walang kasamang allen key. Oo. Yung nut niya. Babalik lang natin yung luma. Okay. So maaaring pag patakbo nyo nito, merong maririnig na hissing sounds. Kasi kailangan niyang mag-marinate yung brake pad, between brake pad at saka brake disc. So mayroong tinatawag na beading time sa in between brake pads and brake disc. So the more you drive, the more siya bead time, like mag beading. Okay, so ganyan lang, kadali. Tayong ibang ginalaw dyan. Doon tayo sa kabila. Lipat naman tayo sa kabila. Okay. Babalik na natin yung kanyang gulong. Gulong ng palad. Tapos ng hand tight, retorque like 120 Newton meter. That's it. Either you can do cross pattern or little all around at the same.
We go the other side. Ano yung pagka nagkatanggal kayo ng lock nut, guys? Ang lock nut, i-ano nyo muna. Tanggalin nyo muna by hand. Para hindi siya ma wash out, no? Or ba ma at least ma damage yung kanyang lock nut sa loob. So, para maiwasan yan pagkasira ng lock nut. With my hand. Okay. Yes. Okay. Ah, yes, yes, yes. Same procedure pa rin, no? Sa kabila? Yes. Okay. Squash natin. Para rin na tayo gagamit ng brake rewinder. Squash natin. Until yung piston balik dun sa original niya na position. Like, has to be decompressed. Okay. And then I need 18 mil socket on this extension. Just to have a number in here. Tres picas, solo hay sin sobre. Tres picas. So may passenger side lang ang sin sobre. So again, brake disc lang atong palitan na yun. Kasi yung kanyang brake pads eh, makapal pa. So bago lang itong pinalitan ng brake pad. And then it turned out na
yung kanyang brake disc, sobrang manipis na po. Napalitan natin yung brake disc. Okay, that's it. So kahit naka lambitin lang yun siya, anyway, sandali lang naman. But pagka kalambitin lang ka na mga ganyan, huwag niyong patagalin kasi sira yung kanyang brake hose. Niyada. Pero pag puna, oh, ayos lang yan dahil sandali lang naman tayo. Okay. Pagka magpagawa kayo ng sasakyan, clutches, whatever, timing belt, message nyo lang ako. And if you want evidence, you why don't click my video dito mo to looks, and you will see lot of things on our video channel, no? So, from timing belt, the belt engine, timing chain, engine removal or engine re-engine or swap engine, nandun lahat sa ating video, no? So, I think we have already 2,000 videos plus. So, stay tuned. Bukas meron din tayong BMW na gagawin natin ang brake lines na bagsak dito sa in city, no? Lot of fun. Okay, so malapit na tayo matapos dito. Ituturk lang natin ito and then kakabit, babalik yung gulong, and that's it. Kunting abiso lang, huwag kaalaman. Kung makikita nyo ito,
ito siya yung leveler sensor ng kanyang headlight. Like pagka ang headlight naka halimbawa nakaangat kayo sa ano sa my heels, yung headlight ko sang bababa, mag-adjust, automatic adjustment siya. Ito headlight alignment po ito. Headlight sa sensor, headlight sensor. Yung mga ganyan. So, napaka-sensitive po niyan. Pagka magpalit kayo ng tawag nito, yung kanyang wishbone, tatanggalin nyo lamang ito dito. Huwag nyo tanggalin dito. Ito, tanggalin niyo para hindi magkalit-silit yung ano sa loob. Yung kanyang tawag nito, yung kanyang linyada or naka sit up na kasi yan. Pagka inanggal nyo yan, talit-silit siya na yung so tutok na natin ito. Yan pagka ayaw na umikot yung nut or bolt, sakto na po yan. Yan pagka ginakato tapos natin dito pagka gawa ng brake pads or brake disc or whatever you do, like don't forget to pump the brake pedal so the brake fluid will compress to the piston. So yan po ang gagawin natin. Ayos. Ay. Kurikulum natin. That is done. And then once you done everything, inside, pump the brake pedal until it gets hard. Purpose of that is to compress the brake fluid going to the brake piston. Okay. And once it gets hard, okay, BMW.
to 160. 161.